Hello, Coffee Space! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung gaano ba talaga kahalaga ang magkaroon ng National ID. So ano ba ang National ID? Ayon kay Pangulong BBM, ito ay isang ID na kung may hawak ka nito, ito daw ay accredited ng ating pamahalaan na nandyan lahat ng kailangang impormasyon patungkol sa'yo. Ito'y magagamit daw para serbisyuhan ang taong bayan kaya't imbis na kalat-kalat na iba't ibang klase na ID ang ating dinadala ay ito na lang daw. Kung kaya malinaw, ito ay official na pambansang ID sa madaling salita sa lahat ng kakailanganin mong serbisyo mula sa gobyerno, pribado, mapabarangay man, lalawigan o probinsya o nasyonal. Ito na lang daw na ID ang irerepresenta mo sa kanila bilang identification mo. Halimbawa, sa pagkuha ng ayuda at kung ano-ano pang programa ang gobyerno patungkol sa financial assistance o iba't ibang klaseng programa patungkol sa pagtulong sa ating kababayan. Itong ID na ito ang iyong dadalhin parate. So ano pang inaantay nyo? Kung kayo ay wala pang National ID na sinasabi ko, mainam na pumunta sa inyong sangguniang barangay patungkol kung paano kumuha nito. Huwag ka mag-alala, napakadali lamang kumuha ng ID na ito, so ituturo ko ngayon sa inyo. Step number 1, pumunta sa inyong barangay at alamin kung saan maaaring kumuha nito. Step number 2, bibigyan kanila ng form na may mga tanong na basic na impormasyon na kailangan mong fill upan patungkol sa'yo. Tandaan, kailangan ay tamang mga impormasyon patungkol sa iyo ang ilalagay mo para hindi ka magka-problema pagdating ng panahon. Dahil hindi mo na ito basta-basta mapapabago, kaya bago mo sulatan, siguraduhin mo na tama ang ilalagay mo. Tamang spelling ng pangalan, tamang birthday, tamang address, at kung ano-ano pang hinihinging impormasyon dito. Step number 3, pupunta ka na sa magbe-verify ng form na finilapan mo at kung walang problema ay re-record na nila ito sa kanilang talaan o logbook para sa kanilang record. Step number 4, ang susunod naman ay pupunta ka na kung saan kukunin ang iyong biometrics. Ibig sabihin, ito ang proseso kung saan kinukuha ang iyong fingerprints mula sa iyong kanan at sa kaliwang kamay para sa iyong karagdagang record na mapagpapatunay na ikaw ang nagmamay-ari ng impormasyon sa ID. Step number 5, kukunan ka na ng litrato para sa karagdagang impormasyon at katibayan para sa iyong magiging ID. Tandaan, ngumiti ng kaaya-aya ngunit iwasan lumabas ang ipin. Step number 6, karagdagang detalye, kukunin din nila ang detalye ng iyong mata sa prosesong pag-scan nito. Step number 7, ipapabasa nila o ipapaverify, check nila ang lahat ng impormasyong nilagay sa database, dapat masigurado mo na walang mali. Ayan, ganyan lang kadali, maaari ka nang makauwi, iintayin mo na lamang ang sinabi nila sa iyo kung kailan mo matatanggap ang ID. Ito'y depende kung ipapadala mismo sa bahay mo, ikaw mismo ang kukuha kung saan man nila i-distribute ang mga ID.